Oh, di ba? Super throwback. Oh, wow. Baby ka? baby talaga. 19 tralala. So growing up, madalas, bukod sa pagiging radio talent, naisip nyo ba na mapasukin nyo ang industriya ng show business? Pinangarap ko talaga maging director. Oh, so, kasi nung panahon na yung father ko ay nasa advertising, nag-direct siya ng marami-raming commercials at sumasama ako. So, nanonood ako ng shooting. Tuwan-tuwa ako dun sa fact na parang kinukopya yung real life. Tapos nilalagay sa set. Tapos kinukunan ng camera. Tapos paglabas, parang magic, parang totoo. No? So, pinangarap ko siyang maging director. Until, at one time, nakakita sa akin, ba't di ka mag-artista? Tapos naisip ko, pag nag-artista ako, pwede pa rin ako maging director. Kasi then, makakapasok ako ng showbiz. As a matter of fact, siguro mga isang taon din ako extra. Hanggang sa tinesta kong magkaroon ng lines. So, naging bit player ako. Nilalagay nila ako sa mga background. Tapos sa sumunod, pwede ka ng kontrabida. Ganun. So, talagang dinaanan ko unti-unti. Until dumating yung point na may nakapansin sa akin. Sabi, siguro pumunta ka sa Regal kasi merong contract signing doon. Sabihin ko, i-contract. Doon nag-start. Ito taray, nakakaliw. Next photo! Ayan. Ito siguro, this is Saturday Entertainment. Ito yung laban-labanan. Yes. Hindi pa. Wednesday, ikaw. Ako Friday. Friday. Yeah. Nagsimula ako sa Dots, nasa Monday ako. Kasama ko nun si Lotlot Monching, si Tina Paner. Kailangan silang paghiwalayin kasi yung mga fans nag-aaway. So, nilipat kami sa Friday. Si Romnick na nasa Friday, nilipat siya ng Wednesday. Kasi parang kailangan may mag-headline. But during that time kasi, nung pinasok ako ng Regal Films sa Dots Entertainment, parang ang criteria ko noon pagpasok noon is love team talaga ni Tina Paner. Ang Dots ba may audition o pagka nagustuhan ni Kuya Jerns pasok agad? Kasi si Romnick sa kwentuhan namin, nakita siya. Yung sa akin, nakita ko ni Kuya Jerns, nagsasign ako sa Regal. Kailangan meron siyang makita sa'yo. Meron siya talagang mata na... Pang-artist. Oo. Ako nung time na yun, nagsasign up kasi ako sa Regal. Sabi niya, mamaya pumunta ka sa Dots. Nung time na sikat yung Dots Entertainment, to be honest, gusto ko talaga maging aktor. So, iniisip ko maigi, anong klase? Kasi tinanong din niya ako, anong klase? Napaisip ko, oh, ano? May klase-klase pala. Anong ibig sabihin? Action star ka ba? Dramatic? Ganyan. Kanta? Or yung pag ganyan ka gwapo, hindi ka character. Leading man ka. nung time na yan, sabi ko sa, kung pa kukunin ka sa Dots Entertainment, papayagasin ko. Napaisip ko, hindi ako marunong kumanta tsaka sumayaw, sabi ko gano'n. So palagay ko hindi. So palagay ko gusto ko dramatic actor. Heavy, gano'n. Gusto ko drama talaga. Mm-hmm. So, nung time na yon parang, nung kinuha ko sa Dots Entertainment, natakot ako kasi, may sakantahan sa kasayawan. So, lahat gagawin mo kasi. Well, it was a very, very good opportunity for me na napasok ako dyan kasi then, natutunan kong kumanta, sumayaw. Kasi yun nga yung sanabi ni Kuya Jerms na, mag-artista ka. Artista. Kailangan alam mo lahat, i-acting. Di ba? Kahit hindi ka marunong kumanta, i-acting mo, artista ka eh. Alam mo, para kaming isang malaking barkada dyan, na parang classroom. Siguro, kami ni Romnick, bago ako nag-Dots, magkaibigan na kami. So, talagang nung time na yun, hinahanap ko siya palagi. Sa Friday group kayo, so, no? Friday. Sino mga ka-group niyo sa Friday? Si Tina Paner was there, Tina Godinez, si Charmaine Arnaiz nilipat sa amin. Yeah. Ikaw naman, ano naman yung memory mo na advice sa'yo na iniwan ni Kuya Jerms na hanggang ngayon, alam mo na, sabi ni Kuya Jerms, dapat ganito. Numero uno, huwag kang malilate. Kung hindi impunto, mas maaga ka sa lahat. Kasi sabi niya, kapag ka nakita nila na pinagpapahalagan mo yung oras nila, mas rerespetuhin ka. Totoo. So, yun, that's number one. I had that in mind since then, na never kong kinalimutan. So, talaga pag nagtatrabaho ko, talagang parang inaapuyan ng puwet ko pag malalapit na ako malate. Tapos yung pag-aralan mo mabuti lahat na papasukin mo kasi hindi pwedeng hilaw na parang, sige, kaya ko yan, pero hindi ka sure. So, yun. Kailangan na very professional. Thank you so much. Next photo, tingnan natin ang susunod.
with Miss Tina na to. Ito na. Loved him with Miss Tina. Si Romnick partner niya, si Cheryl. Ikaw naman ang naging ka-loved mo si Tina Panet. Yes. Favorite mong movie na Chris and Tina film? Alam mo, lahat ng films kasi namin, puro tweetums talaga. Puro comedy. Pakilig. Kilig, comedy, slapstick almost, no, kantahan. Well, isa lang naman yung film namin na kami yung ano, but yung Tamisang Unang Halik was our last, first and last na kami yung... Nagtambal, na talaga ni-launch. Ni-launch. Then, kasi after nun, nag-request ako na, baka pwede na akong mag-move on sa gusto ko talaga, yung drama. Yun talaga yung gusto ko. Although, binibigyan kami paminsan-minsan mga drama, like, I think Lessons in Love was more dramatic than it sounds. Naging, hindi naman siya ganun ka-heavy, pero masaya na ako kasi nagda-drama kami. But then, after nung Tamis ng Unang Halik, na feeling ko lang na ni-launch naman na yung love team, ni-launch yung si Tina, kasi kanta niya yun eh. Tamis ng Unang Halik. Nag-request ako na, baka pwedeng magawa ko yung gusto ko. So, binigyan ako ng mga iba na hindi na ako bumalik sa love team after which.